Opo. Tapos yung kaldereta. Oh, ayun oh, po. Ayun na-disappoint kami dahil hindi na nga masarap yung pagkain. Inaway pa kami doon. Mahaba pa yung pila. Pero, ganun talaga. Ginusto namin ma-experience yung Diwata Overload Paris. Eh. So, yeah. Hindi ko alam. Hindi ko talaga siya may recommend sa mga taong gustong-gusto siyang tikman. Dahil hype siya. And yung ibang influencer, ibang vlogger is hindi talaga sila nagpakatotoo sa review nila. Yung honest, yung totoong review nila para dun sa Overload. So, eto, no, magre-reaction tayo dito sa papalagit na ako ha, kasi baka mag-away yung dalawa eh. So, syempre ayaw ko na magka. Ano ba kasi yung sikin na yan? Ano ba kasi yung sikin na yan na mas masarap pa doon sa kalinderiya? Ano ba yan kasi yung sikin na yan? Yung pinagmamalaki kasi ni Diwata na masarap daw ang kanyang Overload, na hindi ko lang maiisip ha, kasi may nag-comment, baka naman daw kasi itong babaeng to may COVID kaya wala siyang panlasa. Yun lang naman ang comment doon, na baka may COVID daw itong babaeng to kasi hindi niya malasahan ang sikin. Okay, ito naman si Diwata, syempre hindi na, sinabi niya na hindi naman daw niya kasi pinagpilitan talagang masarap ang kanyang sikin. Okay, hindi naman niya pinag-push sa social media na masarap ang kanyang Overload na tinitinda, at hindi katulad doon sa mga kalinderya, sabi ni ate. So, tama nga naman, syempre masasaktan nga naman siya talaga. Kung hindi mo naman sasabihin sa kanya bago ka magdadadakdak dyan sa social media, kasi paninira yan. Okay, paninira yan ng negosyo ni Diwata. Alam mo naman si Diwata, maraming pinagdaanan. Tapos gaganyanin mo. Okay, pakinggan natin silang dalawa. Paris. Kasi as a vlogger, as an influencer, you need to tell the people kung ano talaga yung review nyo. Masarap ba siya? May lasa ba siya? Para sa ganun, may improve ni Diwata yung kanilang pagkain. So for me, sa honest review namin, hindi talaga masarap lahat ng pagkain. Lasang sunog yung kaldereta, walang lasa yung fried chicken. And according sa mga pinsan ko, wala din pong lasa yung kanilang pares, di ba? So, sa ganun, ito, ayoko masara yung business ni Diwata dahil nagpapakahirap siya doon. But, sana i-improve niya yung lasa man lang ng mga pagkain para naman yung pinila ng mga tao doon ay worth it at hindi sila madi-disappoint. And at the same time, yung mga staff niya, at ito lang pala, no, ba't ka na kasi nag-honest review nandiyan ka sa sasakyan? Dapat nag-honest review ka nandoon nang napagtulungan ka naman. Hanap buhay nila yun, no? Sisiraan mo naman ng ganyan. Hindi ko lang alam, for pampasikat lang sa'yo o kaya gusto mo lang din tulungan si Diwata na may pumunta talaga ng marami, eh, diba? Maraming kasing ano eh, parang nababasa ko kaya tina, parang sinasabi niya yan para dumugin ng dumugin lalo si Diwata. Kasi sa pamamagitan nilang mga influencer sila, makukuryos ang tao. Makukuryos sila sa kanyang sinasabi. O sige nga, puntahan nga natin doon kung totoo talagang walang lasang chicken, 'di ba? Kung wala talagang lasang fried chicken, tapos yung kung ang mga pagkain niya baron eh hindi katulad ng kalinderya, 'di ba? Ganun lang 'yun. So baka yun ang gusto niyang iparating. Pero kay Diwata naman, nag-honest review rin naman siya talaga. Nagtanong siya sa mga tao, hindi naman natin alam kasi mga tao, mga plastic din yan. So, dapat kasi nag-honest review ka, naandun ka sa kalagitnaan ng pagkakain mo. Dapat ganun. Nang may mag-ano talaga sa'yo na totoong nag-honest review ka. Hindi yung nag-honest review ka, naandyan ka lang. Okay? Tuloy. Dapat ayusin nila yung trato nila. Kasi guys, ano naman yan eh, hindi naman yan whole day na nagtatrabaho sila. It's a rotational shift. So sila yung sa night shift. So dapat, expected nila na dapat marami silang energy. And huwag sila kaagad mag-judge ng mga tao na hindi. Eh ito lang ha, sasabihin ko sa iyo. Sa mga ganyan kasi, walang mga night shift ata yan. Kasi hindi naman yan katulad ng mga kalinderya. At hindi rin naman yan katulad ng mga sinasabi mo ate, eh, malay mo baka naman 24 hours yung trabaho nila yan dyan, o kaya sabihin natin hanggang sa magsara yun ang trabaho nila dyan. Hindi lang ako sure kasi hindi ko pa naman nakita yan si Diwata, eh, diba? Ano yan? Sinungaling kayo? Like,
dahil sa 100 pesos magmandadaya yung mga tao, pumila doon ng 1 to 2 hours, mandadaya yung tao para lang sa 100 pesos. At hindi yun maganda. And doon sa kahapon, hindi lang ako yung nagreklamo, hindi lang kami, but meron pang isang nagreklamo doon dahil din sa stub nila. So imagine ninyo, kung araw-araw may nagreklamo ng ganun, masisira syempre yung business ni Diwata, yung review sa kanya. So mas maganda na ayusin kaagad ni Diwata, maaga pa lang. And pagsabihan niya lagi yung mga staff, kasi meron doon eh, dalawa yun eh. Yung isang parang isang lalaki doon yata or gay, hindi ko alam. Nagtanong ako sa kanya, ilang minutes po yung second? Hindi niya ako pinansin. Talagang mata pobre siya, masungit. Pero nung lalaki na nagtanong sa kanya, ay, hello, ano po yon? Ganun talaga siya, day. So, yeah. So, hindi talaga... Nainggit naman si ate kasi hindi siya sinagot daw ng maayos. Ito naman talaga itong... Uy, ikaw Diwata, pagsabihan mo. Pagsabihan mo ang mga staff mo na... wag supladahan ng mga kapwa babae nila. Kung may mga staff ka man na babae, wag supladahan, dapat ano rin, kasi na, ano si ate, na-offend si ate nung lalaki yung nagtanong. Hindi e, ba nakaka-offend nga naman talaga yun. Expected ko talaga, napakasarap ng food, but if you are looking for a budget friendly na food, I will recommend Diwata, but don't expect too much. Yan. Kasi sobrang hype niya ngayon sa social media. But don't expect too much because you will be disappointed at the end. So sana makita to ni Diwata. I-comment niyo sa kanya to. I-tag niyo sa kanya to para alam niya ano ba yung nangyayari doon. Kasi kahit mabait ang boss nila, si Diwata, kahit gusto niya maging successful, kung yung mga staff niya yung magsisira sa kanya, then... talagang ganun talaga. Walang, hindi mag-grow yung business niya. So, dapat kailangan pati yung mga staff niya, eh, sabihan niya. Dahil hindi talaga maganda yun. Na-offend kami kahapon doon. Dahil sa worth 100 pesos, pumila kami, galing pa kami ng Las Piñas, madaling araw yun. Tapos sasabihan kami ng sinungaling nung staff niya, hindi po talaga. Hello guys! Ayan, nandito ako sa pwesto. So, ito ha. Bago pa pagsalitain natin si, ano, si Diwata. Sana nga naman talaga, eh... mabigyan ng leksyon o kaya mapagsabihan ni Diwata ang kanyang mga staff na maging isang friendly. Okay, maging friendly. Dapat kasi, pero naman hindi naman natin maiiwasan, kumbaga pagod na rin naman yung tao eh, 'di ba? Ganun lang 'yun. Huwag mong anuhin sa kanyo kasi hindi pa naman sigurado tayo kung yung trabaho ng mga 'yon ano lang talaga, shifting. So okay, si Diwata naman. Actually, kararating ko lang. May nakita kasi akong mga... May nakita akong babae na talak ng talak, kukak ng kukak sa social media. Actually, nung kumain siya dito, wala ako. Tapos nang sinasabi niya, wala daw lasa yung pagkain. Ito matagal ko na itong sinasabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka namang hindi na bumalik. Huwag mo ka i-recommend or whatsoever. Ang napansin ko lang doon sa babae, masyadong OE naman yung acting. Kasi lahat daw ng in-order niya, wala daw lasa. So nandito kayo ngayon, may mga kumakain, magtatanong tayo nang hindi ito scripted, ang naayon sa kanilang naramdaman para maging fair lang tayo. So andito sila ate, tatanungin natin, may mga kumakain. Ate, may nakita kasi akong vlog, wala daw lasa yung pagkain ko, may nakita talaga ako. So ito ha, mag-comment kayo nang naayon sa naramdaman nyo kasi hindi ko naman kayo kilala, pumunta lang kayo dito. Wala bang lasa? Oh, masarap, di ba? Oh, ayan na, ayan. Ano ang lasa? Kasi sabi niya, nag-order siya ng chicken, nag-order siya ng overload. Wala daw lasa. Si ate may chicken. Ano masasabi mo? Malaman po, crispy po, tapos masarap po. Oh, masarap, sabi niya ito. Di puro ano, malaman po. Tapos, may lasa naman. Opo, super. Oh, ayan. Kayo kuya? Aba, siyempre, super, sulit. Oh, ayan, overload kaya ate. Ito, sarap. Ate, ano sabi mo? Sobra, sobrang sarap. Kaya... walang katotohanan sinasabi nila. Affordable pa siya. Affordable pa siya for 100 only. Oh, ayan na. Hindi ito scripted. So, ate ha, sila ang nagsabi. Isa versus ilang itong natanong ko pa lang na magkakasama. So, lima. 1 versus 5. So, hindi ako maniniwala sa'yo. Doon pa rin ako sa nakakarami. So, yun lang ate ha. Kung hindi ka man nasarapan, aywan ko, hindi ko alam kung talagang honest review ba yung ginawa mo or whatsoever. Dito kuya, kumusta naman? Anong masasabi mo? Kasi may nag-vlog na wala daw lasa. Anong masasabi mo? Ayos lang po. Okay naman po. Ayan. Ayan ha, may lasa, ibig sabihin. So yun lang. Ate ha, nag-interview ako kasi napanood ko yung
talaga nang talaga, actually hindi naman din kita kilala. Kung hindi ka nasarapan, lahat sinabi mo walang lasa. So ngayon ito, nagtanong ako, kararating ko na dito sa tindahan ko. So yun, kaya doon pa rin ako talaga sa mga sasabing may lasa yung ano ko, yung tinda ko. Kasi puro, imagine mo. Diba? So, anuhin natin, kawawa naman si Diwata. So, tayo na mismo magsabi sa kanya kasi hindi naman talaga siya entrepreneur. Hindi naman talaga siya businessman. Nagkataon lang talaga na nagkaroon siya ng pagkakataon na ganyan. Kaya tulungan na lang natin siya. Hindi siya yung mayaman na pumasok talaga sa business na ganyan. Okay? So, yan lang at mabuhay kayo.